Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back ulit sa channel natin. Sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-compute ng load. Pero bago ang lahat guys, intro muna tayo. Ngayon guys, itutuloy na natin ito. Mayroon tayong ditong AWG. Ibig sabihin ng AWG, American Wire Gauge. Ito yung mm. Tapos may ito, millimeter square mm. Tapos ito ay breaker capacity, load allowed. Tapos ito yung kayang pwede mo magamitin ha. Load nito sa breaker at saka yung sa cable natin. Ngayon, ang AWG 3.0 ibig sabihin 80 square mm, tapos yung kaya niya dapat 200 amperes, yung allowed lang sa 200 natin is 160 amperes, pwede mo sa gamitin sa service entrance. Tapos ito naman 1.0 natin 50 square mm, 150 amperes, tapos yung allowed lang is 120 amperes yung dapat yung allowed kasi 80%. Tapos sir, pwede mo sa gamitin sa service entrance and feeder wire natin. Tapos ito sa number 3 ay 25 square mm, yung capacity niya dapat is 100 amperes, kailangan yung load allowed na natin is 80 amperes, tapos pwede mo sa gamitin sa service entrance and feeder wire natin. Dito naman tayo sa 6AWG, 14 square mm siya. Tapos sa 60 amperes, ang dapat lang gamitin is 48 amperes, 80% sa 80%. Feeder and large appliances wire, pwede mo sa gamitin. Sa 8AWG, 8 square mm siya guys. Tapos 40 amperes lang ang dapat ilagay sa breaker natin. Tapos 32 amperes na load allowed, tapos feeder large appliances wire ang pwede gamitin. Sa 10AWG 5.5 tayo square mm, tapos kailangan na natin 30 amperes na breaker, ang kailangan lang na allowed is 24 amperes sa 80%. Tapos dryer, pwede sa gamitin sa dryer, appliances and air conditioning. Sa 12AWG 3.5 square mm tayo, 20 amperes ang breaker natin, allowed lang is 16 amperes, pwede mo sa gamitin sa appliances, laundry and bathroom circuit natin. Sa 14AWG 2.0 sa guys, 15 amperes, tapos ang breaker natin ang capacity niya 15 amperes, ang load allowed sa 12% sa 80% is 12 amperes. Ano sa gamitin sa general lighting and receptacle circuit natin. Nasabi ko na lahat ito sa inyo. Ito. Dito ngayon tayo guys. Halimbawa may 20 pieces tayo na outlet. Ang gagawin natin yan, 20 times 180. Kasi yung ano natin guys, per one outlet is 180 per BE. One outlet equals 180% volt ampere. Halimbawa, 20 times 180 equals 3,600 watts. Ang lumabas, i-divide natin sa voltage rating natin sa ano natin, service provider. Divide to 30 equals 15 amps. Yan. Ibig sabihin sa 20 pieces, ibig sabihin sa 20 pieces mo, 20 pieces mo na outlet, ay kailangan mo ng 15 amperes. Tapos, ang 15 amperes na ito, bali 80% lang. Ang 15 amperes mo, 80% lang. 15
80% mo na load. Bale, tingnan natin dito, is 12 lang ang magagamit mo dito. Bale, equals 12 amperes. Yan lang dapat na minimum na magagamit natin sa 12, sa 15 amperes natin. Yan. Ito na guys, halimbawa, ulitin ko, 20 pieces na outlet nyo, i-times nyo sa 180 equals 3,600 watts. Tapos, ang lumabas sa watts, i-divide nyo sa voltage rating nyo na to, 30 equals 15 amperes. Ito na siya guys, halimbawa, may 20 pieces kayo na outlet, equals 15 amperes mo ito sa, ang 15 amperes, 15 times 0.80. Percent equals 12 ampere. Ngayon guys, dito naman tayo sa HP. Yung HP is horsepower. Horsepower. Ibig sabihin, pag sa mga motor, horsepower yung ano natin yan, sinusukat natin. Ang 1 HP, halimbawa may 1 HP tayo, equals 746 watts. Yan. Example, may aircon tayo na 1.5 HP. Alibo, may aircon tayo na 1.5 HP. I-times ngayon natin sa 746 watts. Equals 1,119 watts ang answer. Ngayon, para makuha mo ito, kung ilang amperes ang dapat dito, kung ilang amperes yung sa 1.5 horsepower mo na aircon, ang gagawin natin guys ay kukunin natin to yung watts, 1,119 watts. I-divide natin sa service provider o sa kung ilang voltage yung ginagamit nyo na voltage sa bahay nyo. For example, to 30 volts. Ang lalabas nyan is 4 amps. Ibig sabihin, kung may 1.5 horsepower ka na aircon, kasi tinimes natin sa 746, plus 1,119 watts, ang kalalabasan nyan is amperes. Yung answer nya, 1,119 watts divide to 30 volts na ano natin, supply natin sa service provider natin. Ang kalalabasan niyan is amperes. Yan. Sana nakuha nyo guys. Ibig sabihin, kung may 1.5 horsepower ka, ito, maximum na ito yung 4 amperes mo na current dito sa 1.5 horsepower mo. Kaya ang maganda dyan, taasan natin, lagyan natin ng ano, ng halimbawa 15 amperes, okay na yon. Kung isa lang yung aircon mo guys. Pero pag marami, depende naman yan sa horsepower mo. Kung malaki na horsepower, tataas ang amperes. Ganun lang yan. Tataas yung, halimbawa, mag 3 horsepower, kasi 1.5 ito, halimbawa, nagdalawang 1.5 ka, 3, magiging 8 amperes na ito. Ito yung lalabas is maximum na ito. Maximum niya na current load dito sa, ano natin, sa 1.5 horsepower. Ngayon, dito naman tayo. Halimbawa, ito, 20 amperes natin. 20 times 0.80. Bali, yung 0.80 na ito is 80% sa 20 amperes na breaker natin. Ang mangyayari nyan equals
16 amperes ang lalabas. Ibig sabihin, ayan o, ang 80% natin na capacity ng breaker natin sa 80% na allowed is 16 amperes lang. Ngayon, ilang ilaw bang makayanan nito? Ang gagawin naman natin, 16, ito yung amperes, ito yung amperes, yan. Tapos, i-times nyo sa 230. Ito yung voltage, 230 equals ang lalabas 3,680 watts. Ito yung watts. Watts ito. Tapos ito voltage. Ito amperes. Yan. 3,680 watts. For example na lang natin, mayroong tayong 100 watts na ilaw. Mayroong tayong example. Every ilaw natin is 100 watts. Example lang ito, ha. It's, yan. Example, 100 watts bawat ilaw. Ngayon, 3,880 watts, i-divide natin sa 100. Yan. Kasi yung natin, bawat ilaw is 100 watts. Ang answer ay 36 pieces. Na ilaw ang makayanan sa 16 amperes natin. Ito. Ito yung makayanan niya na 36 watts. Kasi 16 times 230 equals 3,680 watts ang lumabas. Tapos ang lumabas na watts, 3,680 watts, i-divide mo sa 100 watts na bawat ilaw mo is 100 watts bawat isang ilaw nyo. Halimbawa ito, ulitin ko, 20 amperes na breaker nyo, yung actual na load capacity nya, times mo nyo sa 0.80%. Ang 80% niya ay 16 amperes. Tapos 16 amperes i-times mo sa 230 volts na supply sa bahay nyo o sa service provider nyo, ang lumabas is 3,680 watts. Pag lumabas yung 3,680 watts, ito na siya, 3,680 watts divide 100. Kung yung halimbawa ang bawat isang ilaw nyo is 100 watts, ibig sabihin 36 pieces yung gagamitin nyo. Kaya may pa kayo. Pwede kayong maglagay ng 30 lang for the future na ilalagay na magdagdag ng ilaw. May pa kayo alamang sa 16 amperes nyo. Ito lang guys, tandaan nyo. Ito lang yung competition. Sige guys, hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam! Your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night.